Sa paglalakbay ni Cesar, makakasama niya ang ilang mga Juan na may kanya-kanyang hashtag goals na dapat ma-achieve. Ang high school sweethearts na sina Jay at Len, nagkahiwalay, nag-move on, pero muling nagkabalikan. At ngayon, bukod sa love nila ang isa't isa, love din nila ang mag-travel. Ang madalas daw nilang souvenir mula sa mga lugar na kanilang pinupuntahan, higit sa anumang material na bagay, ang kanilang travel videos. Ang Kakao Tablea, sintamis daw ng pagmamahalan ng magkasintahang Jay at Len. Na pagkatapos ang adventure sa Palumbanes Island, dinayo naman ang pambatong mga pasyalan sa bayan ng Pandan. Ang Kagnipa Rolling Hills at Tuwad-Tuwadan Laguna. Ang gagawin po natin ngayon is maglalakad po muna tayo papunta dun sa may dulo. Okay. Kasi low tide ngayon, and then sasakay tayo ng bangka, tapos diretso na tayo dun sa may rolling hills. Mula sa daungan, kinakailangan sumakay ng bangka ng 20 minuto papunta sa Kagnipa Rolling Hills. Maula noon nang dumating ang I Wonder Team, kasama ang magkasintahang sina Jay at Len sa isla. Kaya nahirapan sila sa pag-akyat. At pagkatapos ang hirap, ang bumungad naman sa team, tanawing makapigil hininga. Matapos mag-sightseeing, sunod naman tinungo ng dalawa ang secret lagoon na matatagpuan sa ilalim mismo ng Rolling Hills, ang Tuwad-Tuwadan Lagoon. Ang pangalan nito hango sa salitang tuwad dahil para marating ito. Tutuwad-tuwad ka raw para makababa sa napakatari na daanan. Laking tulong sa team ang mga lubid na ito. Sina Jay at Len kinailangan pang mag-rappel para makababa. Ang hirap na kanilang pinagdaanan, natumbasa naman ng mas maganda pang view. 500 islands, 500 more than 1,000 islands to explore. But the happy island has a lot in store. What are you waiting for? Come be your guest. That's why it's kasintahang sina Jay at Len, nabuo na ang kanilang The Happy Island Travel Video. That's what it is! It's been a memorable experience para sa amin. Nakapag-banding kami. Napuntahan namin yung mga places na wala sa internet, in fact. Marami sa ating mga Pilipino ang natutuwa tuwing nakakakita ng mga bagong puntahan. Lalo pa't sikat sa social media ang maglagay ng mga bagong travel goals. The sun and the sand on your skin. Dito sa Catanduanes, hindi kayo mawawala ng mga bagong paandar na larawan. Tulad na lang ng Sacajón Beach, taglay raw nitong ganda. Talaga namang picture perfect. Ipapakita sa atin ni Ryan na isa sa kilalang photographer ng Catanduanes at ng modelong si Yvonne ang iba't ibang angulo sa pagkuha ng perfect travel photos. Always consider the lighting kasi bawal masunog yung subject and always balance with the background. Ayon kay Ryan, ang isang katangian daw na maganda sa Sacajón Beach ang pagkakaroon dito ng tamang lighting o liwanag. Kasi yung lighting is here, so siguro harap ka sa ilaw. Dahil natural na marami itong rock formation, ang liwanag sa dalampasigan hindi raw masyadong matalas. Tamang-tama lang daw ito para sa picture taking. Tip number 2. You should always consider yung composition. Kung papansinin, ang malakayumangging kulay ng batuhan ang ginintoang buhanginan at lunti ang kapaligiran ng Sacajón Beach.
Earth tone raw ang color scheme. O yun bang natural na kulay ng kalikasan na para kay Ryan, dapat daw sa alang-alang para malaman kung paano mas mapapaganda ang tinatawag na composition sa litratong kinukunan. Always look for blank space. Always consider yung positioning ng model para lutang yung subject mo sa background. At ikatlo, bukod sa natural na ganda ng lugar, malaking bagay rin daw ang pag-emote ng mga modelo para mas mapaganda ang larawan. Position ka dito. Tapos yung face mo towards the end. But wait, there's more to view dito sa Sakahon Beach. Mula rito, matatanaw na rin natin ang mga dinarayong tanawin na nagpapalikot sa ating imahinasyon. Gaya ng Turtle Island ang hugis mula sa malayo, ano pa, kundi mistulang pagong. At ang kung tawagin nila'y nagngangang buwaya. Nakawangis naman ang isang buwaya.